Itong mga nakaraang taon, ilang bagong silang na sanggol ang naiulat na nawawala mula sa mga ospital. Ang isang inihahaing solusyon dito, ang gadget na tinatawag na Infant Protection System. Alamin kung paano ito gumagana sa report ni Bernadette Reyes. April 28, 2011, tinangay ng isang babaeng nakabihis nurse ang bagong silang na sanggol ni Mary Grace Kawili sa ospital ng Maynila. Ang ganitong bangungot, nais maiwasan sa tulong ng Infant Protection System. Sa isang pribadong ospital sa Pasig, bawat bagong silang na sanggol, kinakabitan ng mechanical tag. May kapares ito na kinakabit naman sa ina ng sanggol. Sa sandaling malayo si baby kay mommy, tutunog ang alarm. Nakakatulong din ang Infant Protection System para maiwasan ang baby switching na mas malimit daw mangyari kung sulat kamay na name tag lang ang magsisilbing ID ng sanggol. Pagka panganak, kinakabit yung sa baby and then sa mommy, tapos pinagmamatch po yun. So pagka nagkahiwala yung mommy and yung baby or ibang baby yung nabigay dun sa mommy, mag-a-alarm yung device na yon. Kahit desidido ang salary na tangay ng sanggol, hindi siya makakalusot sa mahigpit na seguridad. Yung security personnel natin, akit dito sa nursery, tapos alamin ko ano nangyari. So pag na-announce nga na na-abduct yung baby, that's the time na mag-shutdown yung mga doors ng ospital para syempre makontain natin kung na-abduct talaga si baby. So matatrack kung nasaan yung baby for may certain amount of time yon na dapat nandito yung baby sa nursery. Pag lumampas doon, doon lang naman mag-a-alarm yung. Ayon sa National Statistics Office dito sa Pilipinas, tatlong sanggol kada minuto ang ipinapanganak. Kaya ang teknolohiya tulad itong Infant Protection System, malaking bagay para maprotektahan ang mga sanggol at kanilang mga ina. Bernadette Reyes, GMA News.